What's going on, guys? Welcome back sa ating panibagong video at pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions at mga mainit na issue sa deposit at withdrawal dito sa 1xBet. So yun nga, ginawa ko tong video na to para maging guide din and masyado na rin kasi maraming nagme-message sa akin sa Facebook page ko and hindi ko na talaga siya kayang ma-accommodate isa-isa. So gagawa na lang ako ng video, no, at yun, isi-share ko dito, guys, kung ano yung sa tingin kong nangyayari sa ngayon, no, sa technical errors na nararanasan ng lahat ngayon sa 1xBet to GCash transactions. So yun nga, nagsimula to, guys, 3 days ago, no, kung di ako nagkakamali. And yun, kahit kami mga promoters, no, ng 1xBet is wala rin kaming idea kung paano siya nagsimula, kung ano yung naging cause nung problem, no. So talagang sobrang nabiglalan din kami and napansin ko nga na itong May 19, parang dumadami na yung mga messages sa akin na puro ano raw, delay yung withdrawal, wala pa yung deposit nila sa account nila sa 1xBet. And ayun, yun talaga yung common na issue, no, yung deposit delays at saka yung withdrawal, especially withdrawal, no. Tapos pagdating nga ng May 20, no, na pansin ko nga rin and marami rin nag-message sa akin na yun nga, nawala nga daw sa option ng withdrawal yung GCash. Yung GCash lang kasi magkaiba yung GCash at saka yung GCash Direct. And aside dito, nakakadagdag din sa worry ng mga players natin is yung ano, unresponsive na mga CSR or customer service representative nila. Kaya yun, nagmagandang loob na lang din ako bilang promoter lang din. Actually, guys, ayun nga, gaya ng nabanggit ko sa last video natin, promoter lang po ako. And lahat po ng promoter ni 1xBet is walang direct connection po, no, sa opisina nila overseas. Wala po kaming kakilala sa technical support, wala po kaming kakilala sa CSR. Talagang fino-forward lang po namin lahat ng mga sinesend yung message, no, sa inbox namin. Yung forward lang namin sa kanila via email, no. Yung email natin dyan nakalista, ilalagay ko sa or i-check nyo sa description ng video na to. So usually kasi yung mga concern na mahirap talagang maayos at saka yung nahihirapan ako i-explain is yung regarding sa authenticator, no. Yung iba na nagwi-withdraw, no, pero hinihingian ng code or OTP, no, minsan sinesend sa SMS, o yung iba naman napupunta sa Google Authenticator na kahit naman may pinoprovide sila is hindi gumagana. Ngayon, guys, yun nga, lata nag-message sa akin ng ganun is hindi ko talaga siya, guys, kayang i-explain kasi ayun eh, technical side na yun eh. So kaya lagi ko nilang nire-reply sa inyo is mag-contact na lang talaga sa customer service representative kasi sila yung may rectang connection, sila yung kaya makipag-communicate ng ora mismo sa mga technical support ng 1xBet. So guys, umpisa na natin pag-usapan yung mga frequently asked questions tungkol sa withdrawal at deposit sa 1xBet na naganap nitong nakarang tatlong araw. So una sa listahan ng mga questions, bakit nawawala palagi ang GCash withdrawal sa 1xBet? So yun nga, guys, ang ako, wala talaga akong clue kung ano nangyari and wala rin akong makontak para mag-explain sa akin kung ano ba talaga yung naging problem. And sa tingin ko, ang nangyayari dito, guys, is kinokontrol ni 1xBet yung pagpasok ng mga withdrawal request galing sa mga players kasi yun nga, baka for the information lang din ng lahat, no, ang 1xBet po is international, no, hindi lang yan dito sa Pilipinas kundi ano yan, buong mundo, syempre pag sinabi nating international. So expected na yun, guys, no, after nung maintenance is maraming matatambak na request or maraming mapepending na request sa system nila. So kaya netong pagbalik kagabi, no, inuunti-unti siguro nila. Ito para sa akin lang, ha, kasi wala talaga kaming clue kung ano nangyari. Siguro nangyari dito is inuunti-unti nila yung pagpasok ng mga or pag-process ng mga pending na request, yung mga nauna pa. So kaya may nakikita rin ako sa inbox ko na may nagchat na okay na raw, na receive na raw nila yung mga withdrawal request nila sa GCash, ay yung iba naman nasa bank account nila. So yun, sobrang bagal lang usad ng pag-process nila as of now, no, kasi nakikita natin na nawawala pa rin talaga yung GCash option sa withdrawal. So inobserve ko siya, nakikita siya ng after 2 hours bumabalik, tapos nawawala ng 30 minutes, tapos babalik uli siya after ilang oras. So parang ganun yung nagiging cycle. Kaya ang naging analyzation ko rito is yun na nga, kinokontrol nila yung pagdating ng request para hindi ma-overload yung system kasi yun nga, kakagaling lang sa maintenance ng 1xBet to GCash transactions. Para naman sa pangalawang tanong, kapag nag-send ba ako ng concern sa'yo, ay ikaw din ang mag-aayos? Pag nag-send po ba kayo ng concern sa akin, ako yung mag-aayos?
Hindi po, ayan, no, ang pwede ko lang po magawa dyan is i-forward po, no, sa mga emails ng support ng 1xbet, no. Hindi po ako mag-aayos kasi promoter nga lang po ako, wala po akong access sa kahit anong system, no, system nila. Wala akong kakilala sa CSR, wala akong kakilala sa technical support. So kami po ay mga content creators, no. Kami ang talagang main na ginagawa talaga namin ay gumawa ng content, ng gaming content. So kumbaga sideline namin yung pagpo-promote. So kaya sobra kami nagulat talaga. Tatlong araw na po ako personally, tatlong araw na po akong nagugugol ko yung oras ko sa pagsagot ng mga reply. So para ako nagiging CSR, which is hindi dapat. So kaya lagi ko sinasabi talaga is direkta sa CSR talaga. So kung ginagawa ko naman guys, alam ko naman na ang dami talagang reklamo na hindi talaga nagre-reply. So ako, ginagawa ko rin naman yung part ko pagka may spare time, na yun, ako yung mismo yung nag-follow up, nag-send ang message. Pero unfortunately, wala rin silang reply sa akin as of now. So kaya nangangapa rin ako, and I know nangangapa rin yung ibang mga promoters dito. Para naman po sa pangatlong katanungan, ayan, oh, para sa pangatlong katanungan, sa akin po ba dapat agad magpadala ng inquiries pag may problem po? Ayan, oh, yun nga, gaya ng sinasabi ko po, once na nakapag deposit kayo, tapos sa tingin nyo is nade-delay na. My advice is mag-send muna kagad kayo ng message kahit hindi nagre-reply yung CSR. Doon muna kayo magsisend ng message natin dito sa may tawag dito. Ito dito sa may menu, tapos customer support, ayan, magano kagad yung callback, online call, lahat dyan subukan nyo guys. Tapos yun nga, yung tatlong email na nakalista nasa description ng video natin, pwede rin kayong mag-send doon, no? Kasi pag sa akin guys, hindi ko kagad mababasa yan, so matitinggal lang yung mga messages nyo. At saka wala rin naman akong direct ng magagawa para mapabilis yung pag-aayos ng concern. So kumbaga hindi siya time wise, no, kumbaga tumatakbo yung oras eh. So much better na doon nyo na muna mismo ipadala. By chance baka mahagip agad ng CSR nila yung concern nyo at mapaprocess agad. Pangapala, tanong po natin, bakit wala ang GCash sa withdrawal? So yun nga, gaya ng nabanggit ko sa mga naunang questions, nag-maintenance ang GCash, no, 3 days ago, no, tanghali yung nag-umpisa kung di ako nagkakamali ng pagkakaalala. Based doon sa sinabi ng operator sa isa nating player, unstable daw ang GCash withdrawals at saka deposit, no, kaya inaalis muna nila sa ngayon, no. So parang alternately, hindi siya tuloy-tuloy na nag-function. So inaalis sila dahil sobrang dami ng delay, no. Napansin ko yung pagtaas ng numbers of delayed transactions ito pagpasok ng May. So panglimang tanong natin, babalik pa po ba ang GCash? Of course, para sa akin naman, sa tingin ko is ayun nga, pinaliwanag naman ng operator na may technical error lang and unstable si GCash, integration ng 1xbet sa GCash. Hindi mismo yung GCash ha, kasi magkaibang bagay po yun, no. Kaya ang ginawa nila is kumbaga in-off muna nila yung service. So inaayos nila yung mga technical problems, no. Yun yung sabi, yun yung pagkakaintindi ko. Hindi to galing mismo sa akin dahil alam ko na kung ano yung nangyari doon. So yun lang yung pagkakaintindi ko sa sinabi ng operator na unstable, kaya inaayos sila sa ngayon, kaya wala yung option. Pero babalik po yan. So panganim na tanong natin, scam ba ang 1xbet? Ayan, kasi ang dami ko na po nakikitang mga profile sa FB at sa YouTube na nagkakalat na po ng mga malicious na message, na yun na nga, wag, sabi, may nagsasabi na wag na kayo umasa dyan, na scam na kayo ng 1xbet. Ayan, which is mali po. Kasi ako personally, 1 year na po akong gumagamit and nagpo-promote ng 1xbet. And syempre, bilang ako po, na content creator ako, marami po akong followers sa FB. And ito, naggumagawa ako ng tutorial content na nakikita nyo yung mukha ko and nakikita nyo kung ano yung page ko. So bakit ako magpo-promote ng panluloko, no? Bakit ako gapakita rito para magpromote ng panluloko? So para ko naman ding pinahamak yung sarili ko nun. So hindi po scam ang 1xbet. 2019 pa nag-start ang 1xbet guys. And kung scam ang 1xbet, matagal na sila dapat wala sa dito sa Pilipinas, no. Ganun lang po yung logic doon. So hindi naman to buong taon ganito eh, no. Ngayong May lang talaga nag-spike yung case, no. So hindi malaman na reason, kasi wala rin naman nag-explain sa amin kung ano nangyayari. So yun lang, ngayon lang nagka-problema. So nagka-problem, delay, yung mga puwera pa dito yung mga error ha, kasi may mga reason kung bakit re-reject yung mga withdrawal nyo. So iba pa po yun. Ang pinaka-topic po natin dito is yung mga delay, no? Yung mga delay at saka yung mga na-approve na withdrawals na hindi pa rin dumadating. So yun guys, hindi siya scam. May problema lang talaga ngayong month of May, no, na hopefully maayos po. Kasi
syempre, nagpo-promote kami. Mahirap naman yung out of nowhere, biglang papalya yung pinopromote namin product, syempre. Para po sa ating 7 question, kailan ba maayos ang delays at may babalik ang GCash option sa withdrawal at deposit? So, hey guys, no, yun, hindi naman lingit sa kalaman ng lahat na mas naunang nabalik, you know, yung deposit method, no, sa GCash. So, ang nananatili na lang unstable ngayon is yung sa withdrawal nga. So, kung kailan siya babalik, guys, yun, hindi talaga namin alam eh. Kami mga promoter, hindi namin talaga masagot kasi wala talagang binibigay na info sa amin kung ano yung development at kung nasa ang stage na ba yung pag-repair or pag-aayos ng technical problems. So, kailangan lang talaga natin gawin, guys, is maging pasensyoso. Alam ko, merong iba rito nag-aantay na mula pa nung 19, mula pa nung 20. Eh, pero yun nga, gaya ng sinabi ko, guys, na follow-up ko naman na isend ko sa CSR nila yung mga concerns nyo. And yun, hanggang doon lang talaga yung kaya kong gawin, no? So, let's hope for the best na maayos agad to para makabalik sa normal yung ating pagpusta, lalo't mainit ngayon ng pagpusta sa mga NBA matches. Para po sa ating 8th question, ayan, approved naman po withdrawals ko pero bakit wala pa po sa account ko? Ito para po sa mga GCash users natin. Ayan, ayun, nadaanan na rin po natin kanina, no, kakagaling lang po sa maintenance ng GCash to 1xbet transaction. So, yun nga, ang ginagawa nila, sa tingin ko, ito, opinion ko lang to, overloaded yung kanilang system nga dahil sobrang daming na pending na mga transactions. Kaya, ina-expect natin na talagang magkakaroon ng delay, no, sa pagpasok ng mga request nyo. Yo, kaya nga, gaya ng sabi ko, guys, maghintay lang muna tayo. Eh, meron naman pong mga nare-resolve ng mga concerns eh. Kaya pinopost ko naman sa group natin, no, nasa Facebook group natin, yung mga messages galing sa mga players na okay na raw, na-receive na nila sa mga account nila yung mga winidraw nila. So, yun. At talagang parang pila eh. Parang pila talaga. Kumbaga, bottleneck ngayon yung situation. No, kaya sobrang bagal ng usad ng pag-process ng withdrawal sila. Pero dadating yan, guys. Eh, para sa akin, dadating talaga yan. Magkakaroon lang talaga ng delay. Lalo na ngayon, no. How much more ngayon, no? Kasi dati, meron na talaga mga delay sa nangyari dati pero dumadating naman. How much more ngayon pa na merong maintenance at may technical problem? So, yun lang talaga, guys. Ang masasabi ko is antayin na lang natin kung ano yung magiging development ng issue. Para sa ating 9th question naman, yun nga, approved naman daw yung withdrawals pero bakit wala pa sa account? Ito naman yung sa bank accounts, no? Hindi ko rin siya tawag dito. Wala rin akong mabibigay na specific na sagot dyan. Pero ang tingin ko talaga dyan, guys, is nakadepende pa rin sa amount. Kung magkano yung wini-withdraw nyo. Tapos depende rin yan, guys, sa system ng banko eh. Lalo pagka pumatak ng weekends yung pag-request nyo. Hindi natin alam kung paano yung galaw ng mga banko eh, no? So, depende po yan. Baka napadala na yung 1xbet pero hindi lang siya umuusad sa system ng banko na pinili nyo, no? So possible ganun din yun. Pero may mga dumating naman tayong mga withdrawal request, no, sa bank accounts, no? May mga messages ako, ipapakita ko na lang din sa group mamaya. Para po sa ating 10th question, maayos pa po ba ang problema namin sa deposit at withdrawal? Ayan, para sa akin po, wala po akong mabibigay na siguradong sagot dyan. Pare-pares lang po tayong hoping na maayos na kaagad yung mga technical problems na nararanasan ng 1xbet ngayon. Kasi yun nga, marami talagang nangihinayang din, no? Kasi sinasabi nila na okay nga rin maglaro sa 1xbet. Yan, yun lang talaga yung naging problem natin sa ngayon, no? Yung mga delays. And yun, hindi ko naman, guys, pinapabayaan yung mga concerns. Sa inbox nga lang talaga, hindi ko siya talaga kaya repen. Kasi 100 plus messages. Siyempre, hindi naman hindi naman pag-reply ko tapos na eh. So, may convo pa rin eh. Kaya, wala. So, sobrang akong overloaded. Kaya, hindi ko na talaga siya ma-replyan. Kaya, sinasuggest ko rin lang na sumali kayo sa group natin sa Facebook para doon ako mag-update. Para doon na lang din tayo mag-usap-usap lahat. Kasi, kung sa akin na kayo mag-message, hindi talaga siya basta-basta aandar. Unlike pag sa group, may mga tao rin doon, may mga members tayo doon na nakakalam na possible makatulong din sa inyo. So, para sa ating 11 question, isa sa mga problema pag nag-withdraw, no? So, hindi raw sila maka-withdraw kasi merong error, yung wagering issue, no? Ang solution po dyan, guys, is dapat po, kung magkano yung diniposit yung amount, dapat magamit nyo po siya ng full, no, sa pagpusta sa mga matches bago kayo ma-allowed na mag-withdraw, no? So, kung makalimbawa, 4,000 pesos yung first deposit nyo, dapat yung buong 4,000 pesos na yun is magamit nyo rin pampusta. Ngayon, kung hindi kayo confident na mapapagamit
babawi niyo ulit yung 4,000 kapag pinangpusta nyo. Ang gawin nyo guys is pumusta kayo sa mga ano, sure win na matches, no, para lang mapaikot yung pera. Ngayon, once na natapos na yung mga matches, bumalik na yung balance, saka kayo mag-try ulit mag-withdraw. Ito pa, isa pang mainit na tanong, 12 question natin, bakit sa deposit meron GCash pero sa withdrawal wala? Ayun, gaya ng nabanggit ko rin, mukhang mas dauna pong maayos ang issue, technical issue sa deposit, no? Kasi sa deposit, papasok lang yung pera eh. So, gumagaling sa atin lahat yun eh. Unlike pag withdrawal, sila magbabato papunta sa atin, no? Kaya parang yun lang yung pagkakaintindi ko sa system, no? Hindi lang naman siya sa 1xbet applicable, kundi para sa iba ring mga bagay na related sa ganitong klase ng process. Kaya mas matagal yung proseso. Tsaka hindi natin alam eh, gaya na sinabi ko, hindi ko alam kung ano nangyari. So baka mas matindi yung problema sa withdrawals, no? So may mga nagsasabi kasi dyan, baka wala na raw pambayad, yung mga ganong ganyan mga issue niyan. Think ano lang eh, kahit sino sa atin wala makakapagsabi. Ang nangyayari lang dyan guys is nagko-cause lang ng panic sa mga players natin, lalo sa may mga malaking amount sa account, no? So much better naman galing sa 1xbet mismo, no, kung ano talaga yung nangyayari. So wag po tayo masyado magpapaniwala sa mga nagpapakalat ng messages dyan, kasi hindi talaga siya makakatulong. Para po sa ating 13 question, ayan, ito naman po yung withdrawal issues regarding sa mga ano, find out reason for refusal. Ayan, dyan naman sa issue na yan guys, yung mga nakikita ko dyan na possible mag-cost dyan guys is of course, number one, technical issue pa rin galing sa 1xbet. Number two, meron kayong hindi pa nasi-set up sa account nyo, like yung security and yung personal information portion ng inyong account, baka hindi pa fully set up. So hindi ko sinasabi ganyan na, pero possible baka nandoon. Pang-apat, possible na sa GCash withdrawal nyo guys is hindi parehas yung pangalan na pre-provide nyo do sa withdrawal slip, no, sa 1xbet. Hindi siya tugma do sa pangalan nyo sa GCash or sa bank account nyo. Possible ganun. So para po sa iba pang reasons kung bakit nangyayari ang ganyang error, ayan, para sa akin po talaga kailangan nating mag-message po sa customer service representative ng 1xbet para mas ma-explain nila na maayos. Ano, alam ko matagal mag-reply po, pero yo, kailangan po natin, abangan yung pasensya natin kasi sila lang po yung makakatulong sa atin. And aside from that, buong Pilipinas po, o buong Pilipinas na 1xbet users po apektado po nitong issue na to guys. So kaya yun nga, hindi rin talaga natin basta-basta mamamadali, no, kasi maraming players po ng 1xbet dito sa Pilipinas. Kaya yun, expect na po natin yung backlog talaga, lalo't nag-maintenance, so may ipon talaga yung mga request sa system. No, so kumbaga unti-unti talaga silang mare-release. So kaya ang gagawin lang natin guys is maghintay. So guys, as of 7:16 ngayong gabi, check natin yung deposit kung may GCash. So sa deposit, wala talagang GCash guys. Tapos ang meron lang is bank transfer and PayMaya. Sa withdrawal naman, withdraw from account, check natin. So walang PayMaya, wala rin po tayong GCash pa rin talaga, no. So meron tayong mga players na nagsasabi na pwede daw po sa ano, pwede raw pong yung mga nag-deposit sa GCash gumagana raw po pag ano, pag withdrawal through bank account, no. So pwede niyo rin po subukan yun, ano, and I hope na makatulong sa inyo yun. So yun guys, yun lang muna siguro yung mga tanong na kaya kong masagot sa abot po ng aking makakaya and ng aking knowledge po regarding sa 1xbet application. And then para makabawas lang din sa isipin nyo ng mga players, no, kasi yun nga, wala nag-reply. Mahirap naman talaga yung ganun, may problem, pero wala man lang nagbibigay ng update kung ano man yung nangyayari. And then nga, huwag po kayong matakot kasi para sa akin, tingin ko naman po is ginagawa naman po nila ng lahat para maayos po kagad yung mga problema natin sa ating mga transactions sa GCash to 1xbet. So hindi lang naman ako yung promoter. Actually, napakarami pong promoter ng 1xbet dito sa Pilipinas. So meron pa pong mga mas malalaking influencer pa po sa amin, sa akin, na nagpo-promote nito. Kaya yun, isa na rin yun guys sa guarantee na hindi scam si 1xbet. So hindi naman din nila itataya yung pangalan nila at identity nila kung panluloko lang din naman ng tao po yung ginagawa ng 1xbet. So muli po, para sa iba pong katanungan, ayan, no, umigi po ulit ako ng sorry kung hindi ko kagad kayo marereplyan or hindi ko po marereplyan yung mga comments nyo and messages nyo po sa Facebook page ko, kasi mag-isa lang po ako. Ayan, no, and ang priority ko po talaga is gumawa ng gaming content. Ayan, no, kumbaga sideline ko po ang pagpo-promote. Ayan, kaya pag may spare time po, doon lang po ako magre-reply. So lahat po ng information
information na kailangan nyo at mga kasagutan po na kailangan nyo sa mga problems po na na-encounter nyo kay OneXBet, sa customer service representative po tayo dediretso. Doon po tayo mag-message po. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Let's hope for the best na sana po maayos ng problem. And yun, kita-kitsala po tayo sa ating next content.